kung mayroong kakaiba tungkol sa ulat ni San Lucas tungkol sa pasyon at kamatayan ni Jesus, ito'y ang papel na ginagampanan ni Satanas sa buong kwento. Kaya ang naisip kong title para sa homilyang ito ay ang muling pagtutuos. Kailangan balikan ang salaysay ni San Lucas tungkol sa ginawang panunukso ni Satanas noong namalagi si Jesus sa disyerto sa loob ng 40 araw. Dahil hindi nagtagumpay ang Diablo sa 3 hirit ng panunukso na ginawa niya kay Jesus. Sa dulo ng kwento, sinasabi ni San Lucas ang manunulat, iniwan siya ni Satanas pero naghintay ito ng bagong pagkakataon. Umalis si Satanas pero nangako siyang babalik para magtuos silang muli sa isang bagong pagkakataon. At ang mga huling araw ni Jesus sa Jerusalem, ang siyang naging pagkakataon na pinakahintay-hintay ni Satanas. At ito ang tinatawag kong ang muling pagtutuos. Nanood na ba kayo ng puppet show? Hindi ba sa puppet show, maraming karakter, pero isa lang nagpapagalaw? Kumbaga sa isang puppet show, maraming mga karakter ang pinagagalaw ng Satanas. Mga puppet na pinagagalaw ni Satanas upang magtagumpay siya sa kanyang balak. Unang puppet, si Judas Iscariote. Sinasabi ni San Lucas, pumasok daw sa kanya si Satanas upang magtaksil kay Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. Ang pangalawa ay ang mga taong nanonood sa paglilitis ni Jesus o paglilitis kay Jesus. Sa panahon natin ngayon, madalas nating marinig ang isang kasabihang Latin, Vox Populi, Vox Dei. Ang tinig daw ng taong bayan ay tinig ng Diyos. Kapag nagkakaisa daw ang taong bayan sa gusto nila, yun daw ay tinig ng Diyos. Totoo ba yun? Oo, pero hindi palagi. Sa kwento ng paglilitis kay Kristo, ang tinig ng taong bayan ay tinig ni Satanas. Ibig sabihin, pumasok din si Satanas sa mga tao at ginamit silang parang mga trolls. Pinagboto pa raw ni Pilato ang mga tao. Aba, may eleksyon sa kwentong ito. Tinanong niya sila kung sino ba sa 2 kandidato ang pipiliin nilang palayain, si Jesus ba o si Barabas na isang tulisan. Ang salitang Barabas ay isang pangalan na Aramaiko. Ang kahulugan ng pangalan ito ay anak ng tatay niya. Desisyon daw ng taong bayan ang pinagkaisahan. Kaya tinig ba yon ng Diyos? Hindi. Pinagkaisahan daw si Jesus ng pako. Tulad ng nasabi ko minsan sa isa sa mga homily ko sa inyo, hindi naman lahat ng pagkakaisa
ay tama. Hindi naman lahat ng pagkakaisa ay mabuti. Pwedeng pagkaisahan ng tao ang isang masamang balak. Nagtagumpay kasi ang mga trolls sa pagpapalaganap ng mga kasinungalingan laban kay Jesus. Kaya kung iniisip niyong ito ay bago, ikakamali ka na. Luma na yan. Dati nang ginagawa. Napaniwala naman ng marami. Kaya mas malakas ang sigaw ng mga pumapanig kay Barabas na tulisan. Ngunit hindi totoong kanila yung tinig na lumalabas sa mga bibig nila. Yun ay tinig ng kampon ng kadiliman. Parang hanggang ngayon, ganyan pa rin ang drama ng ating kaligtasan. Mahusay magmaniobra ang Diablo para may panalo ang kandidato niyang kawatan. Nung nakaraang Solidarity Mass for the Moral Choice na ginanap sa simbahan ng Baklaran, nasabi ko doon na madalas i-quote yung sinabi di umano ni Jesus sa John chapter 8 verse 32, "The truth will set you free." Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Aba, nakakalimutan nilang basahin ang buong bersikulo. Kasi apat na linya 'yon. Ang talagang sinabi ng Panginoon ganito. Kung paninindigan ninyo ang mga turo ko sa inyo, kayo'y magiging mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan. At ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Eh, pang-apat na linya lang pala yung madalas nilang i-quote. Nakakalimutan nila ang naunang linya. Kung paninindigan ninyo, totoo bang palalayain tayo ng katotohanan? Depende lang. Laging merong kung, conditional siya. Kung mapaninindigan natin ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Kung handa tayong manindigan, magiging alagad niya tayo at bubuksan niya ang mga mata natin sa katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Isa pang puppet, si Poncio Pilato. Alam niyo mga kapatid, kahit si Poncio Pilato, alam naman niya yung katotohanan eh, nag-imbestiga pa nga siya. Tuloy nalaman niya na hindi pala totoo ang mga akusasyon laban kay Jesus. Gawa-gawa lang ng ilang mga kaaway. Pero nung malaman ni Poncio Pilato ang totoo, pinanindigan ba niya ito? Hindi. Pinili niyang maging neutral. Naghugas kamay na lang siya. Bakit? Dahil sa takot niyang mawalan siya ng kapangyarihan. Ibig sabihin, kontrolado rin siya ni Satanas. Ang huling hirit ni Satanas ay noong nakapako na si Jesus sa krus. Siya pa rin ang nagpapagalaw. Mga pinuno naman ng bayan ang pinasok niya. Ganito raw ang isinigaw nila kay Jesus habang nakapako si Jesus sa krus. Iniligtas niya ang ibang tao. O iligtas naman niya ngayon ang sarili niya. Kung siya nga ang Kristo, ang hinirang ng Diyos. Alam ba ninyo, tatlong beses na ulit itong hamon na ito na iligtas niya ang sarili niya. Para bang
pag-uulit ito ng tatlong beses na tinukso siya sa disyerto, abay talagang ito'y isang muling pagtutuos. Ang pangalawang sinaniban ay mga sundalo. Lumabas din mula sa bibig ng mga sundalo ang ganito, "Kung hari ka nga ng mga Hudyo, iligtas mo ang sarili mo." At ang pangatlo na sinaniban ni Satanas ay yung isa sa dalawang kriminal na nakabitin din sa krus sa tabi ni Jesus. At ganito ang sinabi niya, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo at iligtas mo kami." Sino ang nagsasalita? Si Satanas. Pero narito ang good news. Nabigo ang demonyo sa pangalawang kriminal na nakabitin sa tabi ni Jesus. Hindi siya napasok ni Satanas. At ang lumabas sa bibig nitong kriminal na to, na tunay namang makasalanan, ay pagpapakumbaba. Umamin siya sa kanyang pagkakasala. Hindi siya nag-deny-deny. Imbes na si Satanas, siya ang nakahirit pa rin. Si Jesus ang nakahirit na magligtas hanggang sa huling sandali. At ang pinakamasaklap na failure ni Satanas ay hanggang sa huling sandali, hindi pinili ni Jesus na iligtas ang sarili. Sa halip, inialay niyang sarili niya bilang pantubos sa mga nais pang angkinin ni Satanas. Mga kapatid, alam niyo ba? Ako, noon pa ako nagtataka kung bakit ang translation natin sa salitang Holy Week na sa Kastila ay Semana Santa, ang translation natin ay Mahal na Araw. Mahal na Araw. Imbis na Banal na Linggo. Siguro paalala ito sa ating lahat na napakamahal ng ipinantubos ng Anak ng Diyos para sa atin. Hindi dugo ng hayop ang pantubos, hindi alay, hindi sakripisyo. Ang pantubos niya, buhay niya. Ang nag-aalay at ang handog na iniaalay ay naging iisa kay Kristo. Masanay tayo sa mga bida na nananatiling ligtas habang sila'y nagliligtas. Diba? Masarap magligtas sa isang nalulunod kung marunong kang lumangoy at meron ka pang salpabidang dala na panigurado. Pero yung nagliligtas ng nalulunod na nakaligtas pero siyang nalunod, kakaiba yun. Ibang klaseng tagapagligtas si Jesus. Hindi niya ililigtas ang sarili hanggang sa huling sandali. Dahil mahal niya ang tinutubos niya, mahal din ang pantubos niya. At ito'y ang sarili niya. At buong akala ni Satanas, ang pagkamatay ng Anak ng Diyos ay hudyat ng pagkatalo. Laking pagkakamali niya. Ito pala'y hudyat ng tagumpay ng Diyos. Kumbaga sa larong chess, checkmate ang Diablo. Kaya mga kapatid,
kahit masakit at masaklap ang mga susunod na araw nitong mga mahal na araw. Dapat tayong matuwa sa puso natin. Dahil ang akala ng iba na pagkatalo, ito pala'y tagumpay ng Diyos.